sa panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga idol. At pupunta ngayon tayo sa agency natin. At tayo ngayon nakischedule nung nagdaan. 2 times na tayo mga idol na na-cancel yung ating flight papuntang Pilipinas. Nung una, ang airline ko, Qatar Airways, na-cancel dyan. Ipinaribo ko, ginawa kong Emirates, bumili tayo ng ticket sa labas. Pero sa hindi inaasahan at nagkabagyo sa atin naman, na-cancel na naman noong October 17. Ngayon, pupunta tayo sa agency at ang sabi, i-rebook daw nila. Tingnan natin kung ano mangyayari, pupunta tayo doon. At samahan nga pala ninyo ako kung anong magiging resulta ng ating magiging balita sa pag-rebook nila sa atin. Doon, mga idol, tingnan natin. Doon na lang tayo magkita-kita. Tayo sa agency kung saan tayo nagpa bumili ng ticket at i-rebook daw nila. Sabi sa akin, tumawag sila dati nung makancel yung ticket natin. Sabi nila, Sunday, mayroon ng trabaho ang Emirates at doon din lang nila malalaman kung anong decision ng Emirates. Kung anong magiging flight namin, kung anong araw ba, kung anong date. At pupunta tayo ngayon doon. Yan, naglalakad tayo. Medyo malapit lang naman sa amin. Hindi na tayo nag-taxi, walking na rin tayo. Ngayon, medyo malapit lang naman yung agency. Ito yung dinadaanan natin dito. Ah, itong lugar na to. Along Medina Highway, papuntang Balad. Ayan. So ngayon tayo, at malapit na tayo sa agency kung saan tayo magtatanong ng rebooking natin kung okay na ba o hindi. Ang sabi ng mga kasama ko, pupunta daw sila ngayon. Tingnan natin kung nandito na sila. Ito yung agency na pinaganahan namin. Ito yung agency. Kaya ang pinabinilhan namin ng ticket na agency. Puntahan natin kung anong resulta ngayon. Kaya na, dito na yung kasama kong isa, si Don. Say hello. Yan. Anong resulta, sir? Ito, sir, na-consult namin taga Emirates. Uh-huh. Kahit sila daw wala pa din daw seat, pag may nakaroon silang seat, any place daw kung hindi sa Cebu, Manila, sa Clark, ibibigay din nila sa amin. Pero wala pa ngayon? Wala pa sa amin. Yun, mga idol, wala pa raw. Tingnan pa ulit natin sa susunod kung meron. Maghintay ulit tayo. Mga ilang araw, sir, yan? Ulit. Sir, sir, as soon as possible, sir. Basta may balita sa kanila, automatic yan na inform namin kayo kagad. Okay, tingnan natin. Susunod, waiting ulit tayo. Yan mga idol, nakakuha ulit tayo ng booking ngayon. At nag-adjust tayo ng 25 ng December ang flight natin. Dahil kasi na-cancel tayo nga ng December 17. Noong una, December 15, Qatar Airways. Ngayon, December 17, Emirates cancel ulit. Tapos ngayon, nakakuha ulit tayo. Ina-adjust nila ang booking natin. Ito na ulit, nakakuha tayo. May magaling na lang, mayroong isang slot. Ito na lang tayo ng 233 dito. So, mga idol, sana pagpalain tayo na huwag na ako makancel. Makauwi tayo ng matiwasay. Sige, sir. Ayan nga pala si Sir Jason. Si Sir Donato. Siya ang agent dito. Thank you, sir. Thank you. Sige, sir. Thank you. Eric. Kaya, alis na tayo dito. Sana matuloy tayo ang flight natin sa 25. At napakahirap talaga pag nakaka-cancel. Sana may awaan Diyos na matuloy na. Huwag na makakancel dahil patatlo na to kung sakali makakancel tayo. Ngayon pauwi na tayo at nakakuha na nga tayo ng slot na schedule. Iisa na to. At pinagpala pa tayo. May kaagaw pa ako sana kanina. Si Sir Donato nga, nag-jack and poy pa kami talaga kung sinong kukuha ng 25. Ngayon naman siya napa-adjust ng 26. Kasabay din niya yung mga kasabay namin na-cancel nung 17. Ako lang ang naiba, naging 25 ako dahil isa na yung slot natin.
Yun, mga idol, tingnan natin, pagdating natin sa airport sa 25, abangan na lang ninyo ang ating susunod at magpapa-PCR pa nga pala tayo. Ulit, magpapa-PCR pa tayo sa mga 24 yata o 23 ng December, saka tayo magpapa-PCR. Ah, nandito tayo sa balat nga pala mga idol. Yan. Yun mga idol, puputuloy na natin ang video dito at saka na lang at titingnan natin sa PCR test naman ang kusunod dito at titingnan natin kung makakapasa tayo. Yun mga idol, saka na lang ulit. Bye bye! Ang pala, dumating nga pala ang ating resorta ng PCR test natin. Approved naman, negative, sa awa ng Diyos. At ngayon, gagawin naman natin ngayon, i-update natin ang One Health Pass. At ngayon, ang bagsak natin dati sa Cebu, ngayon na-divert tayo ng Clark. Kaya kailangan natin mag-register din sa Red Cross. Ito nga pala mga idol, yung ating... Yan mga idol, ang ating resulta ng PCR test natin. Tawa ng Diyos. Yan mga idol, hanggang dito na lang at doon na lang tayo sa airport at i-update ko kayo doon kung anong mangyayari sa atin pag tayo na doon na sa airport. Sana hindi na ulit tayo maka-cancel at patatlo na itong canceled na to. Siguro naman pagbibigyan na tayo ngayon at siyaswertehin na tayo ngayon. Oh mga idol, at nagpapasalamat nga pala tayo at na dumating na itong araw na pinakahihintay natin na sandali na pag-alis natin dito. At ngayon, dumating ng oras at papunta na tayo ng airport ngayon. Sana matuloy na at hindi na makancel. Hindi katulad dati nung nasa airport tayo at nakancel tayo. Nandito pa ako sa kwarto pero paalis na tayo. Nag-set na nga lang pala tayo ng sasakyan natin. Doon na lang tayo mga idol, magkita-kita. Ito yung bagahe ko. Naka-ready na. Ulit, hindi ko na siya ginalaw. Yan. At doon na lang tayo mga idol, magkita-kita sa airport. At tingnan natin ang update doon. Sana huwag makancel, makadiretso na tayo na sa pag-uwi. Sige mga idol, doon na lang tayo magkita-kita ulit.
Yeah, may na-stranded na naman dito na na-cancel na naman ang flight. Damam pala to eh. Damam to Jeddah. Tapos Jeddah 4. Kanina pa to. Wala. Kanina pa. 4 AM? Oo. Diba? Alam mo naman. Kami na pati makasama eh. Gutom na gutom na ako. Taga-damam pa. Hindi dito bumaba. Wala. Anong tawag mo yan sa agency mo? Pinakancel naman dahil dito tayo sa Emirates. Pilipinas, sir? Hindi, agency dito. Yan, tingnan natin ang ating... Kung may... Ay, balik ka! Balik ka! Kung makakancel din ang flight natin, minakancel dito, pero ang baba niya, Bangkok, Thailand. Tingnan natin, mamaya. Yun, nakapag-check-in na tayo mga idol. Dito pala, sa loob ng Terminal 3 Midtrend. Kung sa gate, dahil kasi nag-check-in tayo sa immigration, ngayon dito may tren. Yan o. Train arrival. Tapos, tren. Nasa train, ha? Kita mo? Please stay in the doors. Yan. Ah, dito tayo sa train. Ah, tumatakbo na. Papunta tayo sa gate. Mga idol. High tech ngayon dito sa Saudi Arabia, dito sa Terminal 3. Nakatrain na sila. Doon na lang tayo magkita-kita mamaya. Yan mga idol, nandito na ngayon tayo sa aeroplano. Ay na tayo ngayon. Siguro naman, wala nang cancel to. Sa long journey.
ito, pababa na tayo ng aeroplano dito sa Clark. At kasalubungin siguro tayo ng OWA dito para sa quarantine natin. Doon lang tayo makita-kita. Pagdating natin sa OWA, medyo pagod tayo. Ang daming tao ngayon dito. Mga kasama ito sa mga na-cancel dati. Oh my God! Wow! Yan ang mga flight steward natin mabibait dito. Na tayo, medyo yung sakay natin dito nasa kaduluduluhan tayo. Hindi tayo kasi nakapag online check-in. Hindi tayo nakapamili na silya natin. Dito tayo, nakalabas na tayo. Nandito na tayo sa kapsula. Sana. Biglang uminit. Na dito na tayo sa Pilipinas, uminit na. Nawala yata yung aircon. Ngayon lang ako, first time ko nakababa dito sa Clark na to. Parang medyo napabayaan yung Clark. Walang nagtatabas, oh. Okay. Yan, oh, medyo walang nagtatabas dito sa Clark. Walang nagme-maintain, parang napabayaan. Sayang, tataas na ng damo. Sayang. Yan na, tiyatawag na tayo ng OWA, mga idol. Nagsisingle line lang daw. Magkakasama yan ha. Tapos magkakaroon ng social distancing. Tiyatawag na. Oh, medyo... Sombrero, patanggal po muna sir. Patuloy po. Yan, dito ngayon tayo pupunta. At dito magagawa ulit tayo ng yan ang OWA. Ganito ang magiging ano dito. Dito sa Clark. Hindi kagad basta-basta makakapunta doon sa pupuntahan mo yung pa. Dati nakatulad ng kukunin natin ang bag sa conveyor, hindi. Pupunta tayo dito para sa land-based sea base for none of WM foreigner. Yan, dito tayo. Ganito ang mangyayari dito. Yan na. Ito sila. Das magpipila dito para sa quarantine. Yan. Dito lahat pupunta yan. Ipipila. Makapila kami yan. By windows to. Clark one stop shop. Stop shop. Clark one stop shop. Kung bakit may ganito pa. Yeah. Duty free. Yan, ganito yung kaganapan dito sa Clark. Mas hindi ko alam ang susunod. Tingnan natin yung susunod ng mangyayari kung tatawagin ba tayo. Ano. Ang dami namin dito. Magkalabas ng aeroplano, ganito na. Yun mga idol, nandito tayo sa kwarto natin kung saan tayo nag-quarantine dito sa Woodland, dito sa Clark, Pampanga, dito kasi bumaba yung aeroplano natin eh. Pero yung masaklap dito, ito yung, pakikita ko sa inyo, binuksan ko ngayon,
Ganito yung aircon. Yan oh. Yan ang lakas ng tunog ng aircon. Ay, parang magigiba eh. Yun mga idol, pa second days natin dito sa hotel quarantine dito sa Woodlands. Nung una nga pala mga idol, dito sa video ko, yung ating aircon, yung pinasukan natin dito sa room 512, sira, talagang sobrang ingay. Nung maririnig nyo, makikita ninyo dito sa video ko, sobrang lakas ang ingay. Inireklamo ko yun, sabi sa akin nung sa OWA, wala daw yung ano, sabi ko hindi ako makakatulog, wala yung magagawa, sabi ko hindi ako makakatulog ngayong gabi. Pero nireklamo ko pa rin doon sa taga-Woodland, doon sa Mitao rito. Kaya inilipat ako ng ibang room. Pero ngayon naman, okay na. Ang problema lang dito mga idol, kung nga pala kayo mag-hotel, huwag niyo kakalimutan ng magdala. Dahil kasi sa atin, sa ibang bansa, tatluhan yung sa charger cellphone natin na ginagamit, na yung mga outlet. Huwag niyo kakalimutan yun. Dahil kailangan ninyo yan. Wala dito sa hotel na tatluhan, laging dalawahan lang na bilog. At saka kung kayo magpapabili dito, sigurado tatagain kayo. Ang isang ganun, alam nyo kung magkano? 100 piso, 100 peso, isang maliit na adaptor lang. Kung bibilin mo lang sa labas yun, siguro mga 15, 15 real lang. Dito grabe ang mahal. Kaya yun mga idol. Ay nila may payo ko, kailangan magdala kayo ng ganun. Pero mga chinelas at saka kung ano-ano man, kailangan nga pala may mga dala kayong mga food, magdala na kayo ng mga kakainin ng mga chichirya, may inip talaga kayo rito. Pwede lang kayo, manunood kayo ng television na ganito. Wala. Ayun, tas ang internet nyo, kung kayo wala kayong charger pa, ng cellphone, ay napuntahan ko pa ditong hindi siya maka-video call, ang hirap. Nawawala. Makaka-video call ka naman pero hindi ka makakatapos mga ilang minuto, nag-aano siya, nagahang dahil mahina nga internet. Yun mga idol, ngayon lang may payo ko, magdala na kayo ng mga outlet, lalo na sa cellphone, yung mga tatluhan para may ilagay ninyo sa dalawang outlet dito pag nasa Pilipinas na kayo sa quarantine. Tingnan na lang natin pag ang iniintay ko na lang dito yung 5 days natin na quarantine bago natin iswab, bago tayong paswab. At magpipill up nga pala kayo. Total, nandito na ako sa Clark. Dito kami napababa, hindi kami sa Manila. Mayroong ganito, yung mag-ano kayo ng QR code sa Red Cross. Huwag niyo kalimutan kung nandiyan na kayo sa KSA. Huwag niyo kakalimutan mag-fill up na niyan. Hindi man hinahanap sa airport yan o sa kung saan kayong bansa galing. Ang laging hinahanap pa ng health pass. Pero pagdating ninyo dito sa ambawa Clark or Subic, dating nyo sa hotel, hahanapan kayo niyan. Pero hindi naman kailangan niya pagdating na ng swab, mas maganda na mag-prepare na kayo diyan para wala na kayong i-print dito o kung ano. Mas maganda na ka-prepare na kayo bago umalis. Pakikitalaan niyo 'yan sa hotel. 'Yun mga idol. Hanggang dito na lang, tingnan na lang natin sa susunod ang ating magiging resulta sa ating PCR test. Sana walang negative naman yun. Sigurado negative yun. Yun mga idol, tingnan na lang natin. Bye bye! Ito yung itsura niya. Ayan. Ito yung dalawa kong bag. May maliit na table dyan. Dyan yung laptop ko. Ayan. Ito yung kama. Ayan itsura niya. Ganito. Dalawang pilo. Isa lang yan. Dito yung cabinet. May rep na maliit. Yan. Tapos CR. Punta tayo sa CR. Ito ang toilet niya. Dito. Yan. Ito yung toilet niya. Pag dumating kayo dito mga idol, mayroon na siyang pring dalawang toothpaste. Ayan, dalawang toothpaste at saka isang toothbrush at mayroong dalawang ganitong sabon. Blower. Ayan, ganito lang. Ito lang yung quarantine facilities namin dito sa Woodland. Sa dito sa may sa Clark, Pampanga. TV. Yung mga idol, tingnan natin.
dahil kasi yung naghihintay pa tayo ng resulta. Hindi tayo naghihintay ng resulta, naghihintay pa tayo ng 5 days bago i-swab test. Ganito yung mababasa ninyo dyan. May nakalagay sila, kailangan mag-ano kayo. Pag napapunta kayo dito sa Pampanga, sa Clark or sa Subic, kailangan mag-ready na kayo ng ganito. Yan. Just Lab. Mag-register na kayo dyan. Tapos may bibigay sa inyong papel na pipil upan kayo para sa hotel quarantine nyo. Pag sinwab test kayo, ayun ang ibibigay nyo yung papel na yon at saka yung dash lab na yan. Tapos pag nakuha nyo yung resulta, after 5 days, sa swab kayo, yun ang nakalagay, 24 to 48 hours ang resulta ng PCR test. Pag lumabas yan, isesend ninyo ngayon, ibibigay nyo dito sa kung saan ang hotel nyo for verification. Ayan, mga idol, ganun lang. Maghihintay pa tayo ng 5 days. Naka 2 days na tayo rito. At hintayin na lahat natin para tayo makauwi at makasama natin yung pamilya natin. Yung una nating nilipatang pinagdalan sa akin nung unang gabi, yung acing ganito, sobrang ingay, grabe. Makikita nyo dyan sa aking post, sa unang video. Makikita nyo yun. Napaka ngayon, okay naman. Nung nilipat, dahil kasi nireklamo ko, okay naman sila rito. Maganda naman pag-a-assist. Okay naman. Yun, mga idol. Tingnan na lang natin kung pag tayo naswab, kung makaka-uwi na ba tayo. Hanggang dito na lang, mga idol. At tingnan natin kung makaka-uwi na tayo sa pagdarating na 7 days. Sana nakauwi na at naghihintay na yung pamilya natin. Yung mga idol, hanggang dito na lang. Bye-bye! Ngayon nga pala schedule ng PCR test natin. At daladala ko na itong form na pinapipilapan sa atin para sa PCR test. Medyo malabo yung ilaw dito sa hotel. Nasa hotel pa ako. Dahil sabi sa akin kanina, nung nag-supply ng pagkain, ngayon daw ang PCR test namin para sa resulta kung mai-release kami dito ako sa quarantine facilities. Ito nga pala mga idol yung kailangan natin. Kailangan mag-ano kayo dito. Mag-fill up bago kayo umalis ng bansa. Halimbawa galing kayong kung saan bansa at dito kayo lalapag sa Clark Airbase. Ito yung kailangan natin. Yan. Mag-fill up na kagad kayo dyan. Ito naman, hindi naman kailangan ito sa airport. Hindi siya hinahanap. Pinakita ko na rin, hindi siya hinahanap. At saka nga pala mga idol, bibigyan ka rin kayo ng ganito. Para i-fill up ninyo dito. Magkasama yan, dalawang yan. Yun, mga idol, pupunta tayo doon. Ngayon ang schedule natin. Alas 9:30 na. At punta na tayo doon. Samahan niyo ako. Tingnan natin. Ngayon na ba yan? Naku, patay. Nakalock. Patay, hindi na mabuksan. Hindi mabuksan yung pintuan ko. Sir? Sir! Sino yung ano dito? Hindi ko na mabuksan dahil ito sa 512 to eh. Babalik ka sir, babalik ka? Oo. Masa ka pa? Dahil kasi hindi mabuksan to eh. 512 to eh. Nandun sa isang keycard sir. Dahil 5... Nandun sa may kubo. Pupunta ka doon, pupunta. Okay lang, hindi ka makabukas. May susi doon sir. Ay, may susi doon. Kaya naman ang card? Oo, susi mo yan sa pinto. Hindi na natin mabuksan. Ito nga pala yung kasama natin, nagpapa-PCR ngayon dito. Kaya? Ay. Nag-vlog ba? Oo, nagpa-vlog. Saan ka galing bansa? Sa UAE, doon ka pa ito sa Jida, ha? Magkasama ba tayo doon? Oo. Ikaw ba yun? Oo. Humingi ka nga dito sa vlog ko, siya pala yun. Hiya!
Subscribe ka. Pangalan mo. Shoutout nga pala kay ano. Pangalan nito. Dito, dito. Shoutout nga pala kay ano. Pangalan mo. Sang July. July daw. Yan, eh, dito tayo magpapa-PCR test. Sana makapasa. Sigurado naman. Wala naman to. Nakaporma pa siya, oh. Parang hindi babalik doon sa kwarto namin. Uli ka, makaka-uwi ka buka? Oh, may susundo, siguro. Saan ba mag-uwi tayo? Ah, doon na, hindi dito. Ay, doon daw. Dahil dito kami inano eh. Nasis dati, eh. Nasis daw yata ang PCR. Nasaan ba yung entrance dito? Ito? Ito. Ay, itong krasadang to. Ito? Oo, papunta ron. Ayan o, yung karasadang papunta ron. Ay, ang layo kasi nito eh. Yeah, dito. Ah, dyan. Oh, titignan ko lang to. Ang layo kasi nito, oh. Mapapansin nyo, oh. Ayan, papunta dun sa entrance. Papasok dito. Ang laki to. Punta tayo dito sa pagpapa-PCR natin. Ay, wala na akong baterya yata. Maglolobat na. Hindi ako nakapag-charge. Baka hindi umabot. Maglolobat na yung baterya. Kami yata ang una eh. Kaming dalawa. Yan o. Oh, dito nag-PCR. Dito kami i-assist. Tabi-tabi lang, sir. Okay. Meron silang ano dito, kubo. Ang ganda na, swimming pool, pero wala tubig. Bakit, sir, walang tubig yan? Ah, magastos. Pero ilang swimming pool ang meron dito? Ah, ito lang. Ito yung pinakikita sa ano. Ito pala yun. Kaso walang tubig ngayon. Ano kay, anong ang pag nilagyan niya? Pag summer lang? Hindi, pag ano, pag mag-upin lang talaga. Nakasarado mag-upin lang talaga. Bali, ginawa ah, nakasarado pero walang mga tao ngayon dito. Wala. Balik tayo lang. Ah, okay. Ah, ang ganda rito. Malaki pala ito talaga. Lalo nakikita kong lawak rito. Ngayon napabayaan na kasi. Ah, napabayaan na. Ang hiyak kayo, ang lawak. May mga ano pa. Hindi binibenta itong resort na ito. Eh, binibenta? Pero ang laki mga idol ng resort na ito. Kaso isang pool. Pero malaki yung pool. Oh, may gym pa dito. Kung gusto niyo mag-gym. Ang laki ng resort nito. Pero ang luwang pa hanggang doon. Sa may dulo. Pero yung pool niya, walang laman ngayon. Hindi nagtubig. Nagkaroon ng tubig. Tinanggal daw at malaki daw maintenance. At nagsarado daw sila ngayon. Kaya may regulasyon dito yung sa swimming pool nila. 7 hours opening 7 a.m. to 10 p.m. Kaya may mga gym sila. Ito lang may ipakita ko dahil hindi man pwede tayo mag-ikot-ikot dito. Yan, naka-quarantine nga tayo. PCR lang tayo. Pinalabas lang tayo ng kwarto ngayon. Yan o. Oh. Yung swimming pool, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Yung swimming pool, makikita nyo, may court, may basketball court sa loob ng swimming pool. Yan mga idol o. Oh. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Swimming pool, may basketball court. Yan ang mirroring. Napabayaan, hindi na masyado nagamit yung pool. Pero malawak, malaki. Binibenta raw to. Dito to, sa may Pampanga. Dito kami nakakuha ng pool. Tayo rito. Simula na yata. Balik tayo. Tara, pupunta rito. At PCR kami rito. Ayun mga idol, mamaya na lang ulit at patayin ko muna to. Kasama ko nga pala dito si P. Pangalan mo? July. Si July. Muna kayo dito sa lab. Oo. Si July. Paano ano mo si April? Ano? Kapitbahay. Kapitbahay daw. At saka si Mark. Kapitbahay din. Siya ang kasama ko sa Jed, anong kami umalis dun. Mag-ano rito, mag-PCR. Wait,
Ah, dyan na yung mag-ano, sa lobo. Yan, sila mag-ano, kahit mag-swab. Nasa loob. Tingnan natin, mamaya na lang. Mauubos yung battery ko, maglolo. Yan mga idol, tapos na tayo magpa-swab test. At ngayon naman, naghihintay tayo dito ng konting oras. Naghihintay natin yung mga kasama natin dito. At kukunin ko yung susi ng kwarto ko. At wala yung susi ng kwarto ko dahil kasi nga pala mga idol, yung susi ng kwarto natin ay 512. Ito nga pala yung kasama ko si ano. Ha, okay na? Eh lumipat ako ng kwarto dahil maingay doon. Saan ka pupunta? Oh, iniwan mo? Iniwan daw niya yung bag niya. Tatanungin lang natin dito yung si Kuya yung ating kwarto. Dahil hindi tayo makapasok. Sir, yung kwarto ko hindi ko mabuksan. Anong room? 512 dahil kasi 512 to, tapos lumipat ako ng 508. Tayo. Eh, mali to. Kaya pala yung... Kaya hindi ako makakasabi ko, hindi, baka hindi nag-ano. Nga pala na 512. Okay. Kaya pala, alam ko lang tao sa 508. Oo. Dahil maingay yung aircon doon nung nagdaan. Maingay yun doon. Sira yata yun. Dahil pinaano namin yan, pinabakante namin. Nakalimutan natin nila. Ah. Pinabakante namin kasi maingay. Papakit ko. Lahat ba ito? Naka-accommodate na? May tao na? Para may dumating yata ulit. Check out na sa. Ah, check out 'yon. May check out na yung nauna sa inyo. Alas 10. Kalimitan ng check out alas 10. Hindi, ano 'yon? Sorry, tama na 'yon eh. Alas 7 pag ano, PDX or PDX yun. Or ano. Terminal kayo? To. Ah, sige sir, thank you. Opo. Roma. Ito yun, no? N4 TV. Patingin nga ang visa. Titingnan natin yung visa niya at nakaka-intriga. At wala doon siyang parang walang re-entry. Tingnan natin. Saan ba yun? 507 eh. Yan, no? 6.5 hours later. Umating na yung certification natin ng ating PCR test. At ito yun, nandito na sa cellphone natin, pinapicturan. Ito na yun, makakalabas na tayo. At negative na nga pala, pati yung ating resort sa PCR test. Ito yung pinakita ko yung quarantine sa dito sa Woodland. Dalawa kasi, isang PCR test na resort ng Red Cross ang kailangan mong matanggap bago ka bigyan ng certification. Ito yung sa Red Cross. Yan o, mga idol. Di ko na napakikita yung pabuuan. Yan. Tapos, ipapasa ito sa dito sa Woodland, sa hotel. Pagkatapos ng makuhan nyo ito, isa-send ito. Tapos, pag nasend ito, bibigyan kayo ng certification ng Woodland Hotel. Ito naman yun. Para sa discharging. Yun mga idol, at na favorite pair lang tayo ng gamit para sa pag-uwi at magpapasundo tayo ngayon. At mahirap na dahil kasi ang nangyayari dito, bago kasi natapos, binigyan ka ng certification, tomorrow pa, bukas pa sila magpe-prepare ng pag-alis ninyo. Kaya mag-i-stay pa kayo ng one day dito, one night, mas maganda magpasundo na lang. Kaya para mas mabilis. Ngayon, naghihintay tayo na susundo sa atin na kapamilya natin. Yun mga idol, at tingnan natin kung sino yung susundo sa atin. Sigurado naman, family ko ang susundo sa atin. Pakikita ko nga pala sa ending ng video ko. Yun mga idol, hanggang dito na lang at hintayin na lang natin. Bye-bye! Oh, mga idol, hintayin na natin yung sundo natin at parating na sila mga
within 20 minutes, nandito na sila. Yan yung mga gamit ko, naka-ready na. Okay na. Paalis na tayo dito, mga idol, sa hotel natin ito. At nakapasa na tayo sa quarantine natin at sa PCR natin. Okay na. Kanina, pinakita ko sa inyo. Yun, hintayin na lang natin. Ang sundo natin, itong family na, family ko, susundo sa akin. Yun, mga idol, nandito na yung sundo natin. Tumawag na, nasa gate na pala. Nasa gate na yung sundo natin. Puntahan natin. At para makita yung... Ito yung mga galing dito na sinundo. Taga ibang lugar naman to. Mga to. Ay, yung sundo ko parating pa lang. Ito yung place na to. Ayan. Hello, nandito na ako sa labas. Hello. Yan o, kita ko na kayo. Yan o, ayan yung sundo natin. Adyan na. Ito yung van na sundo natin. Siguro. Hindi ko rin alam, pero malamang ito. Yan na nga, ito na nga. Bye.